Magandang hapon po, mga katangke. Ang ibabahagi ngayon ni Katuring, no, sa ating mga kasamahan at tangkero ay ito ay patungkol doon sa ating ika nga ay pagpapaliwanag noong implementasyon ng Republic Act 11592. Yan ay alinsunod doon sa ating ginagawang ika nga ay pag-swap ng mga tangke. So, kasabay ng ika nga ay implementasyon ng 11592, meron itong tayong tinatawag na swapping, na yung kanilang mga good and qualified tank ay papalitan natin nung ating daladalang ika nga brand na binibenta. No? Maging ika nga ay magalang tayo, maging mahinahon, at dahan-dahan nating ipaliwanag yung proseso at kung bakit, no? Dahil alam mo na, no? Ngayon lang ito medyo wika nga ay seryosong ipinatutupad nang sabihin na nating marami sa mga kasamahan natin na tulad ko, no, na tulad ng ating outlet, na hindi na talaga natin tinatanggap itong mga substandard na tangke. Kalinsabay ng ating swapping, meron tayong mga customer na natural, no, na natatanggihan at maraming sitwasyon, no? Imaginin mo, unang tatanggihan mo dyan, pwedeng matanggihan mo dyan yung dati mo nang suki, no? Dati mo nang suki nung panahon na ikaw isa pang pintados, isa pang haliparo, o dati kang ika nga isa kang doble kara, ha? Dami mo nang bansag, no? Ngayon tatanggihan mo yung tangke niya, natural. Hindi ho maganda ang dating sa kanya, no? At tayo po ay talagang it is indeed struggling. And then you really need to explain, you know, the reason why yung 11592 exists and passed into law. For safety reason of the public users. Ayan. Pero siyempre, tayo po ay namumuhunan, negosyante po tayo, hindi naman po natin pwedeng ilibre. Ayan. Dahil alam naman natin ang mga supplier natin, hindi rin tayo nililibre. Diba? Hindi rin tayo nililibre. At totally, talagang nire-reject yung mga dati nating tangke na ano, no? So, ilagay natin yung sarili natin doon sa katayuan ni customer. Tayo rin ay naging customer, o tayo rin ay customer in between your supplier at saka ikaw. No? Masama ang kalooban natin na yung tangke natin ay hindi tatanggapin ni Regasco. Masama ang kalooban natin na hindi tatanggapin yung ating tangke ni Sule o ni Petron. So imaginein mo, di ba? So pag hindi tinanggap, ano mangyayari doon? Either no, ibebenta mo ng minus presyo sa mga customer pa rin na talagang mapilit, no, nakikisabay sa mga outlet na nagsasagawa pa rin ng mga illegal na operasyon o illegal na transaksyon, yun po illegal refilling. So bumibili kaya kung mapapansin po ninyo ay makikita nyo pa rin sa market na nagbibilihan pa rin ang mga tankero, nagbibilihan ang mga customer ng mga substandard o hindi na tinatanggap na klase ng tangke base doon sa itinadhana na pamantayan ng Republic Act 11592. No? Dahil marami pa rin katulad natin mga namumuhunan at patuloy pa rin na nagsasagawa at involved pa rin sa ganyang klase ng operasyon. Well, wala na tayong ano doon, no?
nasa bahagi na yun ng customer, ng public users, ng mga end users, kung tatangkilikin nila yung mga ganyang klase ng operasyon, ng mga ganyang klase ng refilling, nasa sa kanila na po yan. Ang lahat po ng impormasyon, ang lahat po ng pagpapaliwanag ay ginawa na natin. Okay? Mabalik po tayo doon sa ating ikanga ay ibabahagi sa hapon na ito. Yung pong ikanga ay pagiging mahinahon, pagiging maalam doon sa sistema na mangyayari at sa ikanga mga pwedeng hindi magandang doon sa customer. So, natural. No? Kaya i-maintain natin, panatilihin natin yung pagiging mahinahon. Bakit ho? Kasi nga ho, ay marami din hong, sabi nga natin sa mga nauna nating video, marami din hong mga klase ng customer na sa hindi magandang salita, mga scammer din, mga budol. Yan. Marami ding mga budol at may mga modus operandi rin sila para mapalitan yung tangke nila. Ito ang sitwasyon. Ano? Yung isang customer pumunta sa isang outlet. Katulad nito, no? Itong halimbawa nito. Mag-ingat po kayo sa mga ganyang klase ng transaksyon para hindi ho tayo malagay sa alanganin. Sinasabi ko ito para once na ma-encounter nyo ay will be at the winning side. Okay? Especially pagka tayo po ay may mga papel na, mas tayo ang dapat na panigan ng batas. At mas dapat na tayo ang nasa winning side kasi may mga papel na tayo eh. Dahil ito ngayon ang sitwasyon, ulitin natin, itong sitwasyon, may isang customer na lumipat. Sabi na natin, lumipat kay Bigas. Yung kanyang tangke, lumipat dahil nagkaka-istriktuhan na, nahihirapan na itong Haliparot at saka itong si Pintados at saka itong si Doble Cara na magpa-refill dahil kinakailangan niyang mamili ng araw, oras, mamili ng klase ng hauler na makapagtatago ng kanilang mga tangke. So, sumisikip ang kanilang mundo. Nasasakal sila, sa madali sabi. Dahil sa sumisikip ang kanilang mundo, dahil nasasakal sila, ang nangyayari, naapektuhan yung kanilang mga customers. Na tumatangkilik sa mga Pintados at mga sumasayaw kay Salome. Innocente kasi tayo sa mga ganyan eh. Patay sindi. Alam mo na yung patay sindi. Ayan yung mga takas. Ayan sa dilim. Yan. Yung mga transaksyon ng mga yan. So ano nangyari? Nasasakal itong tankero na ito. Nangyari, may mga customer siya na hindi niya masilbihan, hindi niya mabigyan. So ito naman si customer dahil alam mo na, kahit na 2.7 na super kalan lang yan, talagang kung makapag-demand ay talagang sukdo lang sabihin sa iyo na di baling masagasaan ng tatlong vendor, maihatid mo lang ang kanyang super kalan. Pero ang nangyari, hindi na makapaghintay si customer. So ang ginawa niya ay lumipat siya sa isang outlet. Ayan. Ito naman si outlet, siyempre, dahil may papel na siya, well-oriented, well-briefed, well-read sa kanya yung Republic Act 11592, kompleto ang kanyang mga permits . So natural, isa-subject niya ngayon yung tangke ni customer for qualification. Ayan. Ngayon, sa madalit sabi, hindi qualified yung tangke ni customer. Ayan, ha. So dahil hindi qualified yung tangke ni customer, sa madalit sabi, tinanggihan ng isang outlet yung tangke na galing doon sa kanyang outlet, kanyang previous outlet. Ito ay tinanggihan in a sense na ipinagbabawal na ng batas yung ganong klase ng tangke. Yun ang hindi maintindihan minsan ng mga customer. Nangakala ng customer, basta-basta na lamang po natin tinatanggihan yung mga dating mga tangke na umiikot na yan.
Kanya nga ho, napakahaba na ng panahon, no, para bigyan ng ika nga ng pagkakataon para magkaroon ng magkaroon din ng adjustment itong mga customer, hindi lang tangkero, no? Eh sa madalit sabi, natanggihan yung tangke niya, kanya itong si customer bumalik doon sa kanyang dating supplier, binuliglig ng binuliglig. Ha? Ayan, anong ginawa naman ni outlet na isa? Eh di pwersado siya para lang matapos ng lahat. No? Para matapos ang lahat, eh pinalitan ngayon ng kanyang previous supplier yung kanyang tangke para lang maiigib, maparefill, mapapalitan doon sa, dahil allegedly di umano, alam mo naman ng mga customer, sasabihin, bago yung tangke ko dati, pinalitan ng luma dati, bago yung tangke ko, ganito ganyan. Oh, magsabi diyan yung hindi ganyan yung mga ugali ng mga customer, di ba? So lumalabas na ang mga tangkero ay mga budol at scammer. Lumalabas din sa pananaw nila, sa isipan nila, sa kanilang pagkakaintindi. Eba, lumalabas na ang budol at scammer ay si outlet. Dahil di umano, magandang tangke niya dati, pinalitan na luma. Oh, ngayon, tinanggihan ngayon ng receiving outlet. So, ayun, pwersado ngayon itong si previous outlet, no? Napalitan yung tangke niya para lamang makatugon din doon sa pangailangan dahil hindi pa, wala pa siyang schedule para doon sa refilling. Dahil ang refilling, kinakailangan na gapang to the max eh. Di ba? Oh. Dahil hindi naman basta pwede makapag-hull ng lantaran, kinakailangan patago. Oh. So ayun, sa madalit sabi, pinalitan ito ni previous outlet yung tangke ni customer. Dahil nga ang kanyang paliwanag, binigyan kita ng magandang tangke dati, pinalitan mo ako ng ano, samantalang ang tagal na nilang maging suki, magsuki. Ha? Oh, ang tagal nilang magsuki. Oh, ngayon kaya yan ang mga kasamahan ko na tangkero na hindi pa rin inilalagay yung kanilang mga LPG cylinder nang naaayon po doon sa tinatadhana na pamantayan ng Republic Act 11592 at hindi pa rin mga branded yung tanke niya, dahan-dahanin na po ninyo na bumili ng mga qualified tank sooner or later pag nagkaroon po ng drastic na implementasyon, meron agad kayong maipapalit, may suswap na walang magiging problema sa bilang ng tanke ninyo. Wag ho kayo magpakarami ng mga substandard. Oo, kumikita ho kayo ngayon. Maganda na't lahat dahil hindi kayo ang naging dahilan ng pagkakaroon ng sunog ng isang community. Pero ang mabigat din po, nababalik din po yung sa kapital ninyo pagka ho, hindi mga qualified yung mga tangke natin. So, ang mahirap dyan yung mga sasabihin ng customer. Okay, balikan po natin ang kwento ni Catherine. Ano? Balikan natin ang kwento ni Catherine. Sa madaling sabi, tinanggap na ngayon dahil pinalitan ng qualified tank ni previous outlet yung kanyang tangke. Pinalitan ni receiving outlet yung kanya. Kaya lang dahil itong si receiving outlet ay branded na po ito, may daladala ng brand, inoffer ngayon ni receiving outlet yung proseso na palit tangke po tayo. Swap po tayo. Anong ipapalit mo? Natural, ang daladala ko po ay Ricasco. Ang daladala ko po ay Fiesta, Petron, Solane, etc. So, natural, di ba? Yun ang nangyari. Pinalitan ngayon. Ha? Ngayon, heto ngayon at naubos na yung laman nung tangke na galing kay latest outlet. Yan yung receiving dati. No? Naubos na ngayon. Ngayon, by nakita niya na itong mga branded na ito napakamamahal. Ha? 50 to 100 peso difference ang kaibahan nito doon sa mga eka nga mga pintados na tangke. Ha? Yung eka nga stateless na katangke. Ha? Sa madalit sabi, kaya napag-isip niya ngayon, heto na naman, same customer, binuliglig naman niya ngayon itong latest outlet niya, binuliglig na naman niya. Ha? Kita niyo yung attitude, yung ugali ni customer. Binuliglig naman niya. At ang gusto niya ngayon, ibinebenta yung tangke. Ngayon, dahil, ito pa, no? Ang una niya is gusto niyang ibalik sa kanya yung dati niyang tangke. Okay, so, which is,
hindi pwede po 'yon. Hindi ho pwede 'yon, no? Dahil lang sistema po ay pinalitan ni receiving outlet yung kanyang tangke, natural ng brand. Hindi ka naman mag-agree kapag ka, hindi mo naman tatanggapin yun kapag ka hindi ka agreeable doon sa ganong klase ng transaksyon. Palit tangke, which is, it's a normal course of business between the customer at saka ni outlet. No? Eh, yung tangke ni customer is just a passport para makakaroon siya ng access to buy, to get nung branded na tangke na gusto niya. Okay? So, sa madalit sabi, hindi siya masaya doon sa presyo. Obviously. No? Natural. Dahil nasanay ka nga sa mga minus 1, minus 2 kilos, sa minus 1.5 kilo. Natural. Ha? Or nasanay ka sa talaga sa mga yung mga per kilo. Well, sino bang hindi na-appreciate yung ganyang kababaan? Pero, sorry to tell you, pero kapag ka-branded na ho kayo, ibang-iba ang presyo kasi po ang maintenance cost ay that burden is already transferred doon kay brand owner, kay trademark owner. O, hindi na ho katulad yung dati na si outlet lang. So si outlet, minimal lang po yung pipinturahan lang ho niya kahit na matindi na yung kalawang sa loob. Eh kung mapapansin ninyo, mas mabigat na ho yung kalawang kaysa laman ng LPG. Dahil hindi na ho nare-requalify yan, hindi na ho nagdadaan sa necessary inspection or scrutiny nung planta. Then at the same time, inaano ng DTI yan at saka ng through the Bureau of Product Standard. No? Oh. So, eto ngayon. No? Abay, nambubiliglig siya para ibalik. So, hindi po pwedeng mangyari yon. Na iba na ho ngayon, no? Hindi ho kami, hindi ho si outlet ay depository, then at the same time is a keeper nung tangke mo. Right there and then nung nagbilihan kayo, nagpalitan kayo ng tangke, nagkakaroon po ng tangke mo yung galing kay outlet at tangke na ni customer yung galing sa iyo. No? O anyway, nung naman nagpalitan kayo, branded naman yung binigay ni outlet. So pag si branded, anytime, kapag may reklamo ka, pwede nating balikan yung trademark owner. Oh, yan ngayon eh. Ayan, nakagandahan pa rin ngayon. Isa pa yan sa advantage ngayon dahil kapag ka mga branded na ho tayo, yung degree ng protection natin as against doon sa mga abusive o mga sabi na natin na hindi mga issue, mga problema, which is demandable yung claim natin, eh pwede nating habulin, not only to the outlet but we can go through doon sa brand owner, sa trademark owner, kasi yan yung nag-issue nung tangke. Isa po yan, di ba? So mas nagkakaroon ng konkreto at substantibong protection si customer. Hindi katulad na hanggang kay outlet lang tayo, pag sumingaw ang gagawin ay ba lalagyan lang ng mga patsi-patsi diyan. Oh, di ba? Oh, wala pang mga necessary information or mandatory information which is necessary under the law na dapat malaman ni customer, like the net weight. Ha? Oh, yung net weight dapat alam ni customer, makikita niya kung ilang kilo 'yan. Or yung tear weight dapat alam niya 'yan. Wala 'yan eh. Ngayon, balikan po natin yung kwento. Balikan po natin yung kwento. Natural, hindi pumayag si outlet na ibalik yung kanyang dati. Kasi, paano niya ibabalik yung tangke? Isinop na nga niya ito sa kanyang brand, kanyang trademark, sa kanyang brand owner, na supplier eh. Yun nga yung swapping eh, palit tangke ngayon. Hindi pwedeng binigay mo sa akin, for example, binigay mo sa akin yung Continental, itatago ko ito hanggang maubos yung laman ng tangke ko sa'yo. Hindi pwede ho ganon, mga customer, baka may nakikinig ko sa inyo. Hindi ho pwedeng ganon. Ha? Wala hong ganon. Unless kung kayo na po mismo ay pumupunta mismo sa planta at yung tangke nyo mismo, yun ang inyong i-refill. Pero hindi ho, pagka pumunta kayo sa outlet, automatic, swap po yan kung ano po yung brand na binibenta ni outlet, yun po ang magiging tangke ninyo. Alright? So, sa madalit sabi ho, nawala na rin ho yung tangke ninyo kung anumang brand po yun kasi hindi rin ho kami pwedeng magbenta. Ito po ang sistema ngayon sa batas natin. Hindi ho pwedeng magbenta si outlet
nang hindi siya authorized ng brand owner o ng trademark owner. For example, ako ay Regasco. Hindi ako pwedeng magbenta ng Regasco kung wala po akong recognition, certification, whatever documents recognizing me ni Regasco, recognizing me na ako ay authorized outlet niya, retailing outlet niya. Na pinapayagan niya ako sa pamagitan ng kasunduan na magbenta ng kanyang mga LPG cylinder tank at sa kanya mo rin iparirefill sa kanyang authorized refilling plants. Otherwise, pag may paglabag dyan, pwede niya pong right away ay i-revoke ang aming mga certification. Thereafter, hindi na kami pwede magbenta nung kanyang tangke. Alright? So, sa madalit sabi, hindi na ho namin pwedeng ibalik sa inyo yon dahil unang-una ay nirequalify na rin po yun, nirepair na rin po yun, ninimprove na rin po yun under the name and trademark ng brand na daladala ni outlet. So, mga suke, hindi na ho pwede yun. Sa bagong sistema po, sa bagong batas, hindi ho pwede yan. Okay? Na yung tangke mo, i-deposit mo lang sa amin. Ibang brand yung dala ko, ibang brand yung dala mo, natural, papalitan yan. At yung tangke mo dala, ipasuswap natin yan dun sa brand owner o na dala-dala ni outlet. So, nawala na. Ngayon, ito ngayon. Natural, hindi pwede. Okay? Big no. The next is, gusto na niya ngayong ito pa, suicidal eh. May pagka-suicide, imagine mo, may ganyan tutupo yan. May mga ganyan customer. Sa kagustuhan lang na maging mababa ang presyo niya kahit na chinars mo pa siya sa kanyang cola, kahit chinars mo pa siya doon sa kanyang food ring o chinars mo siya ng malaki-laki. Example. Ha? By a discount of 50 pesos or 30, 20 to 30 pesos, ipapalit niya yung good and qualified na tangke niya doon sa mga pintados o mga outlet na nagsasagawa ng illegal refilling. Papapalitan niya yan. Papapalitan niya yan. Kahit na yung tanke na yan. Akala naman niya, sige, babalik. Sabi naman ni Ryder, dapat po nagsabi kayo para napalit ako ng ganit design. Kunwari lang po yun. Ano? Sa mga, ang kadalasan po niya, na sige po, sa susunod po, ibabalik namin yung ganyong klaseng tanke ninyo. Ayan, yan ang mga sistema. O pero, ang problema, nagpalit na yung outlet ng isang ng rider niya, iba na. So natural, nagiging lumalabas na nagiging tanke is yung luma na. Kung ano yung nadatnan. Dali lang po ah. Pasensya na mga suki at alam mo naman na tindero din po si Katuring eh. Delivery boy po si Katuring. Ha? O ala pa palima-lima, pawalo-walo, swerte na pag makasyam. Akin mo 'yan. Tamang renta lang po yung ano eh. Sakripisyo si Katuring. Buti na lang may isa pa tayong outlet na medyo maganda naman ang dating, maganda naman ang benta. So ayun. Sa ngayon, one man ban tayo. Anyway, balikan po natin yung binabagi ni Katuring na senaryo. Ito. Talagang suicidal yung customer. Pinipilit niya ngayon itong latest outlet na palitan yung tangke niya. Kasi nga, tinatanggihan itong tangke na brand ng mga outlet na pintados, kolorom, haliparot at mga sumasayaw sa dilim, sa ika nga, sa patay sindi. Itong mga patay sindi na ito. Galit na naman yung bang outlet dyan. Pasensyahan tayo, ano? Nasa sa inyo yan, discarte yan, di naman tayo nag-name out, problema nyo po yan. As sinasabi ho natin, ito ngayon, talagang marami pa rin. Ang ginagawa ng mga pintados, talagang, lalo na pagka hindi embossed, walang yung naka, wala yung mga marka na naka, yung obvious na marka, ginagawa doon, pinipinturahan po nila. So mga customer, mga suki, once na nakita ninyo na yung dating brand ay pinturado ito at tinanggal yung pangalan, sa madalit sabi, itong outlet na pinagbilhan mo is engaged into illegal refilling.
So kompromiso po ang inyong opera, ang inyong pong LPG dahil sa mga ganyan. Imagine mo, nakamura ka. Pero the mere fact, alam mo na na yan po ay illegal. Okay? So isa po yan na mapapansin natin, paano natin mapapansin na illegally refilled. Kapag ka ito pong mga dating brand, pininturahan, alantarang pininturahan yung kanyang pangalan, yan po ay, at may laman, illegally refilled po yan. Ha? O kaya, ito po yung example, dating snap-on, ha? Biniyak yung kanyang ring, yung kanyang collar, ha? Yung collar, yung ring type, ha? Eh, biniyak, ha? Kinat yung espasyo para pumasok yung kamay, para ikabit yung regulator. Ah, tawag po dyan. Illegal na rin po yan. Nagiging generic po yan, ha? Yung tanke po ninyo. Ah, i-charge na po kayo niyan kung sakasakaling tanggapin pa ng outlet niyan. Alright. Abay, ang gusto kayo nitong customer na ito, eh, maghanap itong latest outlet naman. Imagine na, ginawa niya sa dating iniwanan niya. Ginawa, gagawin na naman niya itong binubuliglig na naman itong receiving outlet. Gusto niya maghanap itong si latest outlet ng mga, eka nga, criminal tank. Ha? Oh, maglagay, maghanapan siya ng mga substandard tank, yung generic tank para ipalit doon. Dahil nga, tinanggihan nung previous na outlet na pinanggalingan niya. Dahil nga may emboss itong brand na ito at hindi kakargaan noong trying hard na refilling plant na kunwari ko nung ayaw nang magkarga. Ha? Oh. So, sa madali sabi, tinanggihan na naman itong si customer. Kaya, pinupwersa na naman niya. Kasi nga gusto niya ng mas mura. Imagine mo, ganyan po mga customer. Pinalitan mo na't lahat ng mga ganda, chinards mo pa siya, sa kagustuhan lang na mura, ipapalit niya yung tangke. Ayan. Eh, ganun talaga. Dahil price-oriented po talaga. Hindi na huwi pinag-uusapan yung integridad ng operasyon, integridad ng pagkaka-refill. Ha? Dahil hindi na na-appreciate yung brand na yan. Ha? Uy, kailan na? May customer nga tayo. Uy. Hindi nga niya alam yung mga brand na yan. Ha? Kahit nga yung petrol, yung solid, hindi niya rin alam. Kung hindi ko pa pinaliwanag, tagal-tagal na ho yan. Imagine, lalo pa ngayon. Oh. Eh, hindi naman pwedeng ganoon na magiging bahagi ako o bahagi itong outlet. Ito, hindi naman tayo pwedeng maging kabahagi o gagamitin tayong instrumento para labagin yung batas. Imagine mo, hahanapan ko siya ng mga substandard na tangke para palitan siya. Eh, paano kung nagkaroon ng problema yung tangke? Ha? May singaw pala. O sino sisisihin? O di ikaw. Baka mamaya, i-FB pa niya yan at siraan ka pa niya na itong ganito, nagbibigay ng mga ganitong klase ng tangke. Butas, may singaw. O, di ba? So, hindi pwede. Discarte mo yan. Problema mo yan. Ayan na yung tangke mo eh. O, hindi mo pwede ibalik sa, ayan na yung tangke mo. Tangke mo na yan eh. Ngayon, ito na naman. Meron na naman siya panibago. Ha? Ha? Pangatlo na naman na gusto niya mangyari, ibinebenta niya ngayon sa atin yung tangke. Natural, negosyante tayo, ha? Hindi pwede nating bilhin yung tangke niya base doon sa market na yung regular na bentahan. Hindi po. Natural, di ba? Mga tankero, pwede mo bang bilhin yung tangke niya nang base doon sa bentahan mo rin? Hindi pwede. Bilhin mo siya sa lower price. Doon sa black market. Bibili mo ng 800, nabibili mo ng 900, bibili mo ng 1.5. Ha? Hindi pwede. Palitan kita yun nung nakaraan eh. Di ba? Oo. Oh. Pero kung akong kausap no, sasabihin ko, lugi ka ho dyan sa 1.5 na yan. Ibenta mo ho ng 1.8 yan. Pero hindi ko bibilin. Ibenta mo sa iba. Ba't mo ibibili sa akin? Ha? Ako'y nagbebenta ng LPG cylinder, ng LPG in LPG branded cylinder tank. Hindi ako, ano no, wala akong obligasyon na bilhin ko yung tanki sa'yo. Tanki mo yan eh. Di ba? Tangke mo yan eh. Bahala ka, ibenta mo. Eh, hindi ako bibili. Kung may obligasyon ba na automatic pagbili sa'yo at ibibenta sa'yo, bibilin mo? Bibilin mo. Pero, hindi doon sa bentahan naman. Hindi naman yan. Mabuti kung bumili sa'yo yan. Ah, di ba? Okay, mga kapatid. Ito, sinasirin po natin ito para maging maingat itong ating makasamahan na tangkero, lalo na yung mga baguhan na maubusan mo kayo ng mga gandang tangke pagka ho padadala kayo sa mga ganyang klase na budol na customer. Ano po? Oh. Eh pasensya na dahil may budol din mga outlet eh. Oh, tabla-tabla na, pero ang sinasabi ko maging maingat po tayo. Alright? Dahil alam mo naman na napakataas po ng puhunan ngayon, hindi katulad nung araw.
na pasara-sara ka lang ng gate dyan, mamaya bumubulaga ng mga tatlong mga single motor mo, yeah? Eh tayo ngayon na talagang namuhunan na sa pwesto, namuhunan na talaga sa pag-improve ng showroom, magkano binayaran natin sa City Hall, paano yun pa tayo ng pag-ibig at mga SSS, lahat na. O, tapos pabubudol ka lang, ha? O, tandaan mo, nasa iyong panay, pagkawag. Kaya, pero anyway, katulad sinasabi ko, wag ho tayong masyadong wag batas ang boses, maging mahinahon tayo sa pagpapaliwanag. Intindihin natin yung kakulitan ni customer. So, ayun po ang gagawin natin, ha? So, sana nakabahagi tayo ng ika nga ay kwentong tangkero. Ayan, ni Catherine. At shout out na naman sa ating mga kasamahan na tangkero. Ha? Gustong-gusto ni Mr. Shout out siyempre sa mga kasamahan natin na lihiti mo ang operasyon. Yung bago nating kasamahan, si Mr. Berhel Ilagan. Nang Cavite po yata ito, Mr. Berhel Ilagan, nakita ko yung showroom mo, ganda-ganda. Pagpatuloy mo yan, at talagang sama-sama natin mga lihiti mo, sama-sama natin na ikampanya itong Republic Act 11592. Paunawa natin, ang layunin ng batas ay ang kaligtasan ng komunidad na laban sa mga substandard na klase ng tangke na madalas ay nagiging sanhi ng sunog at pagkamatay ng mga tao, then pagkasira ng mga ari-arian at pagkasira na rin ng buhay dahil dyan. Ano po? So, huwag po tayong patitinag, tuloy lang po tayo, maging palakibigan pa rin tayo sa mga kasama nating mga pintados dahil kasama natin sa lipunan yan, yung mga Marites na yan, ha? Ganun lang po talaga. Okay, so yung pong mga medyo nahihirapan sa benta, tuloy lang po ang marketing ninyo. Ako papa, every other day nagma-market din po tayo, kumakain-kain tayo sa mga karinderya, ha? Tatayaan natin sila ng pressure to the makers. Nasa sa inyo po yan, diskarte po ninyo yan, no? At samahan nyo rin ang ibang mga sideline na pwedeng bumuhay sa inyong pwesto. Huwag naman huwag tayo magpakamartir. Ayan, magandang araw, magandang buhay at isang ligtas na pagiging tangkero sa ating mga suki ay ano po tayo sa siguradong tangke. Maraming po salamat.